May bagong pakulo na naman mga kababayan si Atty. Harry Roque. Ito mga kababayan, sabi niya rito, Harry Roque to Sara Duterte and brothers Pulong Baste, lead by example, take the drug test. Sama na ninyo po si si Digong. Buong family na po, kumbaga yun ang gusto ninyo. Ayan yung kanyang panawagan sa pamilya Duterte, kay Inday, kay Pulong, kay Baste, pero hindi niya sinama po si dating Pangulong Digong kasi yon nagagamit ng fentanyl, siguradong positive. O diba? So itong pakulo, mga kababayan ni Atty. Harry Roque, ang intention man lang para i-pressure yung ating Pangulong Bongbong Marcos na magsailalim sa hair follicle drug test. Kung ano-ano mga gimmick yung ginagawa ninyo. Wala kaming kontra na mag-drug test itong mga taong ito. Kasi kaduda-duda man talaga sila po. O di sila, magpa-drug test sila. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos po at ang kanyang family, malayo man. Nagpa-drug test na po yung ating Pangulong Bongbong. Negative man. Di ba? Pasado. Ayaw tigilan kasi mga kababayan ni Harry Roque yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yun ang kanilang pamamaraan para i-smear yung ating Pangulo. Papaniwalain yung mga mamamayang Pilipino sa kanilang sariling kasinungalingan. Ginagawa ninyong uto-uto yung ating Pangulong Bongbong. Gusto ninyong itulad sa inyo na mga uto-uto. Ayan o, former presidential spokesperson Harry Roque is urging the three Duterte siblings to take a drug test to show true leadership. Roque penned an open letter to Vice President Sara Duterte proposing that she and her brothers Davao Representative Paulo Duterte and Davao City Mayor Baste Duterte undergo the hair follicle drug test. Ang akala nila, papatulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung panluloko nila. Pang-uuto, mga kababayan. Sabi rito sa kanyang liham, mahal naming presidente, ay vice president, Inday Sara Duterte, sinabi niyo po na we Filipinos deserve better and we Filipinos deserve the best. Please lead by example. Magpa-hair follicle test po kayo, kayong magkakapatid bilang tapat na public servants para sa bayan. Sabi po ni Atty. Harry Roque sa kanyang post sa Facebook kahapon. Sabi dito sa balita ng Politico News, Representative Paulo Duterte recently filed a bill seeking drug test for the president and the rest of the government officials as an accountability measure. The proposed random drug test through hair follicle and urine samples would be conducted every 6 months anya. The drug test bill, after the Vice President shared some leadership tips including not being motivated by cash, cocaine, or champagne. Yan yung mga banat, mga kababayan ni Inday na parinig sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pati kay Lisa Marcos. Champagne. Iinis na inis yung kampo ng mga naosog, mga kababayan, kasi hindi man sila pinapansin ng ating Pangulo. Pagpapapansinin mo ba yung mga taong yan na may mga tupak? Sayang ng panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos para pagpapapansinin itong mga taong wala mang magandang contribution sa ating pamahalaan, kundi nanggugulo lang po, mga kababayan. A video supposedly showing the president using illegal drugs earlier became viral on social media. Authorities have dismissed the video clip as fake, purportedly to malign the president and create political instability. Wala na po, luminipas na. Yung panibago nilang sinasabing witness, si Cathy Binag po, wala na rin. Wala mang pumapansin sa mainstream media, mga kababayan. Kasi alam ng mainstream, smear campaign man lang po.
ng mga Duterte laban sa ating Pangulong Bongbong. Bakit niya Mr. Marabilas dinalan pagbigyan itong challenge ni Attorney Harry Roque sa ating Pangulo? Ang pinatulan po yan ng ating Pangulo. Parang ibinaba na yung pagkatao ng ating mahal na Pangulo at tinayaan niyang imanipula siya nitong mga taong ito. Diba? At unang una, noong panahon ni Digong, the same challenge yung ginawa kay Digong ni Trillanes. Anong sagot mga kababayan ng Palasyo Malacanang noong panahon ni Harry Roque as spokesman? Ayan po yung report no, published August 16, 2018. Sabi dyan, Palas hits back at Trillanes over call for Duterte to undergo drug test. Ita mo, nung tina-challenge ni Trillanes si Digong na magpa-drug test, galit na galit mga kababayan sila. Galit na galit si Harry Roque. Pagkatapos ngayon, the same challenge na kanyang ikinagalit noon, yan ang ginagawa niya ngayon sa ating Pangulong Bongbong. Madaling sabi, noon galit ka kay Trillanes. Ngayon, sang-ayon ka na sa challenge noon ni Trillanes kasi ikaw na yung nagcha-challenge sa ating Pangulo. O, diba? Ayan po. Sabi niya, Presidential spokesperson Harry Roque said, Duterte will not take orders from anyone and may take the drug test if he wants to. Basag na basag niya Mr. Marabilla si Harry Roque. So ito yung posisyon niya noon. Bakit niya uutusan niya yung Pangulo? Never niya yan nagagawin. Kung gusto niya ng Pangulo na magpa-drug test, okay. Pero kung uutusan ni Trillanes, never anyang mangyayari yan. Sabi ni Harry Roque, ngayon, ibabalik natin sa kanya yung kanyang sinabi noon. Never yan na mangyayari, Attorney Harry Roque, tulad ng sinabi mo noon. Bakit susunod sa utos ng isang tulad mo ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Ano, uto-uto? O, diba? Yan ang sabi niya po. Hindi ko po alam kung anong dapat ang response diyan kay Senator Trillanes dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. Sabi po ni Attorney Roque in a news conference, ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya pero hindi po para utusan niya. Utusan siya ng kahit sino. Ayun din ang sasabihin natin. Magpapadrug test yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung gusto niya. Pero hindi para utusan lang ng tulad po ninyo. Yan yung posisyon ninyo noon. Pagkatapos ngayon, biglang nagbago. Gusto na ninyong utusan yung ating Pangulo. Pero kay Digong, hindi maari. Sa ating Pangulong Bongbong, pwede, dapat gawin niya. O ngayon, to pressure the president, ang strategy ninyo, ang pakulo ninyo, nag-open letter kayo kay Inday, Pulong at Baste na sila magpa-drug test in public. O di gawin nila. Tingnan natin kung gagawin ni Inday, saka ni Pulong and Baste. Di ba? E di anya Mr. Marabilias kung ginawa yon ng Duterte siblings, dapat... gawin din ng ating Pangulong Bongbong para patunayan na hindi siya bangag. Ginawa na po yun ng ating Pangulong Bongbong noong kampanya. Ito yung testimony. Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021, sabi ng drug analyst. Malayo man po sa itsura pa lang po. Malayong malayo. Kung ang base nila, yung pagiging ngiwi paminsan ng ating Pangulo, mas ngiwi po si Digong. O, diba? Tapos tingnan naman ninyo po ang itsura ng pamilya Marcos. I-compare ninyo rito sa mga sanggano. Sa itsura pa lang po, malayo. Diba? Ang mga nagagamit po ng pinagbabawal na gamot, nagmamanifest po sa pag-ugali, sa pagsasalita, pag nagsalita sila, palamura, masasama yung lumalabas sa bibig palagi. Iyan ang manifestasyon ng mga may bisyo.
Mainitin ang ulo, madaling mag-tantrums. Yung ugaling siga-siga, yan ang ugali po ng mga nagagamit ng pinagbabawal na gamot. Di ba? Kasi yan po ang general manifestation, nasisira yung ulo. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pag nagsalita po siya, pulido, napakabait niya, at never siya na nagtantrum. Kahit nga po, pinapaulanan siya ng batikos na kung ano-anong mga paninira, wala kang marinig malumanay magsalita. Walang manifestasyon, mga kababayan, na nagagamit ng pinagbabawal na gamot, pati sa physical appearance niya, pananamit, sa kanyang mga galaw. Normal na normal ang galaw ng ating Pangulong Bongbong. Pero po ito, o diba? Kaya kayo po ang magsailalim. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, negative. Nagpa-drug test na po siya. Kaya walang maniwala sa inyo in inyong mga smear campaign, mga paninira ninyo tungkol sa pulburon. Kayo-kayo man lang po ang naglulukuhan. Huwag na ninyong idamay yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang buong family niya, sa kayo mga sumusuporta sa kanya. Kasi yung ating Pangulong Bongbong, busy-busy sa paglilingkod sa ating bayan. Yan po, malinaw, President Ferdinand Marcos Jr. did test negative for cocaine in 2021. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. During the second hearing of the Senate Committee on Public Order on the alleged leak na Philippine Drug Enforcement Agency documents that link certain personalities such as Marcos to illegal drugs, Jeressa Reyes said, as analyst po, may lumabas na line. So, sa drug test kit po natin, mayroon doong control line and line for drug analyte. Doon sa resulta, may lalabas po na dapat siya talaga na line as negative, sabi po ni Reyes. So ano pa ang kulang, Attorney Harry Roque? Ngayon, kung gusto ni Inday, saka ni Pulong, and basta na magpa-drug test, kayo yung magpa-drug test, isama mo na yung sarili mo. Pero wag ninyong uutuin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wag nun din ninyong uutusan. Kasi kayo mismo ang nagsabi, during the time of your president, Digong, ang sabi mo, hindi pwedeng utusan. Yan o, malinaw yung sinabi po ninyo po noong 2018. Ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan niya. Utusan siya ng kahit sino. So, the same po, yung sitwasyon, Trillanes issued the challenge after he tested negative for illegal drugs based on the result of a surprise drug test conducted in the Senate last month. The result showed that Trillanes was tested negative for cocaine, ecstasy, shabu, morphine, and tetrahydrocannabinol. The opposition senator said Duterte should take the drug test to prove to the public that the chief campaigner of the drug war on narcotics is not under the influence of illegal drugs. So parehas po ang inyong akusasyon. Kung ano yung naging akusasyon ni Trillanes sa dating Pangulong Digong, yun din ang akusasyon ninyo. O di nasatisfy na po yung akusasyon ninyo noon pang kampanya. Kasi noon pang kampanya, sinabi na po ng amo ninyo na may kandidato na nagagamit ng pinagbabawal na gamot. So, nagpa-drug test yung ating Pangulong Bongbong Marcos na kandidato pa lang noon, dalawang beses. Negative po. O ngayon, pangulo na siya, following your line of argument na hindi pwedeng utos-utosan yung pangulo, halal ng bayan. Ayun din ang gamitin namin sa inyo. Halal siya ng bayan, kung gusto niya na magpa-drug test, okay. Kung ayaw niya, hindi pwede ninyong utusan kasi halal siya ng bayan. Naintindihan mo na, Harry Roque. Pwede basag ka ngayon sa sarili mong argumento. Ayan kasi, hindi kayo nag-iisip. Gigil na gigil kasi kayong tumik over na si Inday sa Palasyo Malacanang para makalibri kayo sa Pogo Investigation.
Tapos yung amo ninyo na si Digong, makalibre sa kalawit ng Interpol. Nasabi ni dating Senior Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, baka niya September, kalawitin na siya. Pumasok na yung Interpol po, kaladkari na po si Digong at yung kanyang mga kasama. Kasama si Bato, and I think baka damay pati si Inday. O di tapos. Tapos ang inyong pagmamalabis dito sa ating bansa. Matutuan yan yung ating mga mamamayang Filipino. Tatahimik na yung ating bansa. Kasi kayo man lang yung nanggugulo, yung mga dilawan po, tumahimik na. Kaya nga nakadilaw na ako ngayon. Nakipagtulungan na po sa ating Pangulong Bongbong yung mga dilawan. Sa mga naghanap ng malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners, tingnan ninyo, mga British tourist po sila. Ito mga taga Denmark po. Yan taga India po. Ito naman yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger, Chris Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapayad po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Sa mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.